Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Malapit nang bumagsak sa aking mga kamay ang TV na yan. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga dre, ay tungkol sa isa sa pinakamahusay na kontrabida ng pelikulang Pilipino at alamin natin kung ano nga ba ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Sino ang makakalimot sa tawa niyang napakalakas at nakakatakot na akmang-akma sa bawat pagganap niya sa mga eksena sa pelikula bilang isang kontrabida? Siya si Jose Romeo Bustillos Diaz na mas nakilala natin bilang si Romy Diaz. Ipinanganak noong November 14, 1941 sa Rayat, Pampanga. Kapatid siya ng binansagang hari ng kontrabida na si Paquito Diaz na ama ni Nadjoko at Jessica Diaz. Alam nyo ba, mga dre, na bago siya nakilala bilang isang aktor ay gumawa na siya ng pangalan sa mundo ng palakasan? Gaya ni Romy Diaz ay naging basketballista rin ang kanyang kuya Paquito. Subalit mas nakilala siya dahil sa husay niyang maglaro at mga record sa mga ligang sinalihan na hindi basta-basta. Naglaro siya sa kuponan ng FEU Tamaraw sa UAAP Season 38 noong 1960 na kung saan ay gumawa si Romy Diaz ng record nang talunin nila ang defending champion na UST. Sa larong iyon ay nag-ambag lang naman siya ng 40 puntos sa kanyang kuponan. Ito ang pinakamataas na puntos na nagawa sa buong season na iyon. At noong sumunod na season ng UAAP noong 1961 ay nilagpasan niya ang kanyang dating record dahil gumawa siya ng 44 points laban sa National University Bulldogs. Hindi siguro akalain ng karamihan sa atin na ganito ito pala kahusay si Romy Diaz pagdating sa basketball. Noong 1962 naman ay naglaro ang ating bida sa MICAA o Manila Industrial and Commercial Athletic Association sa ilalim ng kuponang Crispa Redmanizers at pumuntos ng 34 noong over 17, 1962 na naging malaking tulog upang makamit ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa kanyang buong basketball career. Sa puntong iyon ay unti-unti namang nakilala ang kanyang kapatid na si Paquito sa larangan ng pag-aartista at ito ang nag-udyok sa ating bida upang pasukin ang mundo ng pelikula. Ang kanyang kauna-unahang pelikula ay ang Kid Brother noong 1968. Kasama niya rito sina Era at ang kapatid na si Paquito. Nagpamalas ng kanyang pagiging profesional at natural na pag-arte na marahil ay nasa dugunan nilang magkapatid. Kung kaya't sa taong ding yon, 1968, ay sunod-sunod ang kanyang mga naging proyekto gaya ng Jegong Daga, Ang Dayuhan at Brother for Hire. Paminsan-minsan ay gumaganap din siya sa mga comedy film at minsan ay bilang sidekick naman ng bida. Ngunit mas epektibo pa rin talaga sa kanya ang papel ng masamang tao gaya ng rapist o big boss ng mga sindikato. Dahil na rin sa kanyang malaking boses, kulot na buhok, makapal na bigote at nakakatakot na tawa na hanggang ngayon ay marami ang gumagaya. Si Romy Diaz ang tinaguriang Judas ng pelikulang Pilipino dahil siya ang madalas na gumanap sa papel ni Judas tuwing mahal na araw. Kinaiinisan siya ng mga tao sa loob ng mahigit 4 na dekada dahil sa papel na kanyang ginampanan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang ating bida ay isang masayahin at palagay kaibigan na tao, malayong malayo sa mga papel na ginampanan niya sa mga pelikula. Ayon sa mga nakasama niya sa trabaho ay nakikipagkwentuhan ito sa mga taong nanonood sa kanilang shooting kapag tapos na ang kanyang eksena. Si Romy Diaz ang isa sa hinahanap-hanap ng mga Pilipino. Sa tuwing nanonood ng mga pelikula ni FPJ, malaki ang naiambag niya sa mga bidang artista dahil tinulungan niyang tumingkad ang mga karera nito sa pamamagitan ng kanyang epektibong pagganap ng isang kilabot na kontrabida. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang kasikatan ay unti-unting kumupas. Gaya ng lagi kong sinasabi, mga dre, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Malakas manigarilyo si Romy Diaz at ito ang naging mitya sa pagkakaroon niya ng isang malubhang sakit. Sumakabilang buhay ang veteranong aktor sa edad na 63 dahil sa cancer sa dila noong May 10, 2005, 5 buwan matapos pumanaw si Fernando Poo Jr. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa Eternal Gardens Memorial Park sa Caloocan City. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Kunanan Ruel, Reggie Iris, Mervin Limbujan, Jerome de Makulangan, Boss June Travel Vlogs, Antonio Argelio,
Provincial TV Channel at kay Mr. Esco Vlogs. Maraming salamat mga dre at lagi pong mag-iingat. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.